yung pelikula dito. Okay, sige. Pelikula. Ito lang ha. Ano yung mga challenging parts sa mga roles niyo? Challenging parts sa roles. Sa akin yung mga fight scene. Kasi konting nag-training ako bago mag-fight scene. Kasi hindi naman ako sanay ng makikipag suntukan. Tapos yung harness training din kasi... Siyempre may mga scenes na lumilipad kami. Mm. Tapos talagang totoong hinihila kami. Totoong pinapa-inangat. Grabe. Hindi mo na talaga natiis, ma'am. Ayaw. No? Talagang hindi na natiis eh. Oo, okay. So mas mahirap yung fight scene kesa sa comedy. Sa comedy na part, hindi ka nahirapan. Kasi usually ka-eksena mo si Vice eh. Hindi naman, mas... Kasi ginaguide naman niya ako. Tinuturuan ka ba ni Vice? Ginaguide niya ako. Mas challenging sa akin yung ano, yung hindi ko makamag-get-over. Hindi na siya makamag-get-over. Hindi, yung fight scene. Kasi nasanay ako ng ganun-ganun. Hindi ko naman inisip na one day, manggaganun ako. After mo, ganun ka na. Mm-hmm. Ganun, mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Ano po yung naging reaction niyo the first time you heard that you got the role for this movie then? Ayoko pang maniwala nung una. Tapos nag-sink in na lang siya sa akin nung ini-interview na si Vice about it. Tapos sinabi niyang kasama ko. So sa akin, hindi siya totoo hanggat di sinasabi ni Vice. Oo. So, ang saya ko syempre. Tapos nung nakita ko siya ulit, after niya May drama ba dito? Kasi di ba usually sa pelikula may drama? May drama moments ba dito? Meron. Very family focused and family oriented yung movie na to. So meron ding mga lessons too. Kasi ang may nagsabi sa akin na yung role mo daw dito may pasabog, tama ba? Meron. Maraming mga ups and downs si Queenie, mga pagbabago. Ang so, pangalan mo dito, Queenie. Queenie, yes. Ano? ASAP, let's celebrate. ASAP, let's celebrate. The beat of your heart electrifies the show. The energy flows and you just can't control. ASAP. ASAP, let's celebrate. ASAP, let's celebrate. The beat of your heart electrifies the show. The energy flows and you just can't control.